Maiingay ba kapag nisuswing ang inyong electric fan? O baka naman ayaw na magswing ng inyong electric fan? Yan po ang ating topic for today. Ilan lamang yan sa mga dahilan kapag sira ang ating gearbox ng electric fan. At syempre, bago natin umpisahan ang sirang gearbox na yan, at syempre, welcome na welcome kayo sa aking YouTube channel, Alday Shop TV. Tara, umpisa na natin. I-testing muna natin. Okay, umiikot naman yung blade. Pero hindi na talaga ito nagsiswing. Dahil nga yung pinaka-gearbox niya, maaaring hindi na nakapix dun sa pinaka-housing ng ating motor. Kung mapapansin nyo dyan, sa electric pang ating i-repair, nakakawang yung pinaka-back cover na yan. May duda ako na yung pinaka-gearbox nito ay plastic. Maaaring basag na. At para malaman natin kung talaga may pagka-plastic yung gearbox na yan, bubuksan natin itong pinaka-back cover na yan. Okay, no choice. Kailangan talaga natin magpalit ng gearbox. Kasi yung pinaka-gearbox nito, dahil nga plastic, malutong na. Hindi niya na kaya yung init na nanggagaling doon sa mismong housing ng motor. Pwede rin naman, kaya na nabasag itong pinaka-gearbox na ito, maaaring na bangga yung pinaka-back cover na yan. Kaya sa nabasag. Dahil nga plastic at malutong, bumigay. Tanggalin muna natin sa pagkaka-screw yung ibang parts katulad ng kapasitor at saka itong rotary switch para makuha natin yung pinaka mismong gearbox. Okay, kunin na natin itong mga naiwanang screw na ito. At ito rin yung ating gagamitin kapag nagpalit tayo ng gearbox. Okay, ito na yung ating ipapalit. Hindi na ito plastic. Totoo na ito. Totoong mas matibay. Ngayon, ang una nating gagawin dito sa ating biniling gearbox. Dahil nga itong binili nating gearbox ay wala siyang kabitan ng ating rotary switch. Ang gagawin natin, pagpapalitin natin, papalit natin yung pinakatakip ng luma, lilipat natin doon sa ating bagong biniling gearbox. Kukunin lang po natin yung pinakatakip sa ibabaw ng ating gearbox. Ngayon, napagpalitan natin yung pinakatakip ng ating gearbox. Tapos napansin nyo na maluwag. At hindi po yan pwede kung ganyan siya kaluwag. Ganito na lang po yung gagawin. Kunin nyo po yung lumang gear na yan. Kasi okay pa naman yan, hindi pa naman yan pudpud. Suksok na natin yung lumang gear na yan. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag talaga dyan eh. Pwede na nating i-screw yan at ating i-assemble na.
Papakita ko sa inyo kung ano yung pinaka loob ng gearbox na yan. Bubuksan natin yung lumang gearbox. Eto na, papakita na niya yung pinakaloob ng gearbox. Smile ka muna dyan! Yan pong pinakatakip na yan. Minsan po yan ay lumalaki yung pinakabutas niyan at hindi po yun po pwede dahil maingay po yung maingay ang epekto. Nakapagbaklas na siguro kayo ng ganitong klaseng parts ng inyong gearbox. Huwag nyo po yung basahilahin kasi meron po yung dalawang parang bulitas at meron yung spring. Pagbasan nyo yan hinila, maaaring tumalsik at hindi niya na agad-agad makikita. Ganito po ang tamang pagtanggal niyan. Tingnan niyo po sa video. Para siyang ball bearing. At meron siyang isang spring. Pakisundan niyo lang po kung ano yung gagawin niya sa video. Idiin nyo lang yan papasok dun sa butas ng bearing na yan. Tapos iabang nyo naman itong isang gear na ito para maipasok nyo yung bearing na yan dyan sa loob. Okay, ganun lang po kadali. Kayang-kaya nyo yan. Ngayon, lipat naman tayo dito. Tingnan natin kung anong gagawin ng mama na ito. Yung pong lumang gearbox na yan na ating pinagpalitan nyo, huwag nyo pong basta itatapon kasi yung loob nyan ay okay pa. Kung sakaling maka-experience ulit kayo ng panibago at yung inyong papalit ng gearbox ay baka naman yung pinaka-housing, pwedeng kunin nyo na lang yung loob tapos ilipat nyo na lang doon sa gearbox na nire-repair. Kung magkasukat, mas okay kasi hindi na kayo lalabas at hindi na kayo bibili. Yan pong mga pinapakita ko na yan na bawat parts ng inyong gearbox, may mga nabibili po yan. Okay, tapos na. Salamat sa yung demo.
At kung di ka pa nakaka-subscribe, abay, subscribe mo na yan. At pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking ina-upload. At dito na rin nagtatapos sa ating video. Paalam muna pansamantala. Magkita-kita ulit tayo sa mga darating pang mga Sabado dito sa Aldai Shop TV. Maraming salamat sa inyong panonood.